Hi mga yads! Good evening and welcome back to my channel. At ito, for today's video, samahan niyo po akong i-unbox at i-haul natin ang mga napamili ko. Once again, grocery haul na naman po tayo mga yads! Sa ating mga grocery boxes. So, nag-grocery ako sa SM Super Mall. Or hypermarket. Hypermarket ba? Or supermarket ang tawag. Basta dun po sa SM City Tala Bastagan, yung grocery po ng SM doon. Okay? So, dalawa pong box ito. Isang malaki. Medyo may pagkahaba. May pagkalakian. And isang small box. Plus, itong ating egg. Itong paper bag. Okay? So, let's start. Okay, so itong fresh eggs, large, I think nasa 215 or 220, marang ganyan yung, ano, yung fresh, ay, bounty fresh, yan, premium large eggs. Okay, so yan, 30 pieces nun. Then, siguro unahin na natin ito para malagay na natin sa freezer, kasi alam ko frozen meat ito, tsaka fish. Okay, so apat na putahi ang balak kong gawin sa mga pinamili ko. First, let's start with eto, sa seafood. So ano to? Bangus at saka shrimp. Okay? So 499 ng kilo ng bangus, I think, and 215, parang ganyan yung kilo ng bangus naman. Okay, I'm not so sure about the bangus, pero okay, 240. Yan, 240 yung kilo ng bangus. So yan, 0.7 lang siya. Pero mataba, malaki yung pinili ko ah. Pero wala man siyang 1 kilo. So 168. Tapos 499 yung kilo ng shrimp, yung swahe. Okay? So hindi ko sure kung naka isang kilo. Pero ang balak ko dyan is bulang lang na shrimp at saka bangus. Okay? So request ni Daddy Ryan yan. And then, ito naman. Okay. So first time kong bibili nito. Or first time kong bumili nito. Ito yung Tita's Special Native Longganisa. Okay? So, yung regular yung pinili ko. So, itatry ko to kasi ipapartner ko siya sa munggo. Okay? Yan. Yan ang partner natin sa munggo. Then, meron akong ano dito, frozen mixed vegetable para dun sa ating giniling. Okay? So, bumili ako ng giniling. Alam nyo na yan. Yung luto ng giniling na may vegetable. Yan, yung iluluto natin. And then, gaya ng sabi ko sa inyo, magmumunggo tayo. So, ito yung pork na gagamitin natin sa munggo, okay? So, dinamihan ko na yung pork niya para ganahan yung mga batang kumain. So, hindi sila mamimili. Kasi pag konti lang yung meat, parang in-aim lang nila yung meat. So, ito naman. So, syempre, meron tayong sweet ham dito ng Star. Kung hindi Star yung binibili ko, yung CDO. So, nakita ko to. So, ito muna yung binili ko. Sweet ham para sa sandwiches ng mga bata. Huwag muna silang mag-chichirya ngayong week na to or for 2 weeks. Ito, mga proper food na sandwich na lang ang gagawin ko sa kanila. Okay, pang merienda nila. And then, ito, alam ko, machado cut na beef. Yan. So, I think more than kalahati. Ayan, 3/4. 248 pesos. And then, yung giniling. Ayun. Okay? So, yan. So, bali, apat na putahi yung gagawin ko dyan. Sinigang or bulanglang. Yung ano, sinigang sa bayabas. Ang tawag dito sa Pampanga is bulanglang. Tapos, yung giniling. Tapos, yung mechado. At saka yung munggo. Okay? So, yan. Yan for this frozen products na binili ko. So, ang next naman po natin ay itong paper bag. So, alam nyo na po, nabanggit ko na po sa inyo before from the previous vlog or haul ko na bumibili po ako ng ganito, yung Sister's Day Maxi regular dry or regular flow pad. Okay? So, 8 pads ito for 18 or 19 pesos mga yads. Okay? So, gusto ko to kasi pag nababasa siya or pag naiinitan, alam nyo na, di siya malambot. Di siya nagwawatak-watak. Buo pa rin. Dahil 19 pesos lang kahit ilang beses kang magpalit, okay lang. Hindi nakakapanghinayang. So, dalawa po yung binili ko nito para po may stock. Okay, so 1,
alam niyo na din po ito from my last haul. Ginamit ko na rin po itong Dell Gentle Protect. So, I think nasa 151. Kali para daw sa mga bata to. Pero, nagustuhan ko yung amoy niya. Hindi siya sobrang bango at hindi rin po mabaho. So, tamang-tama lang. Hypoallergenic. Dell Gentle Protect. Naubusan na po kami ng shampoo. Kaya eto, bumili po ako ng Sunsilk Strong and Long Shampoo. I think nasa 200 or 315 po ito. Okay? So, ilang ml ba to? Okay, so 485 ml na po to. Okay. Sunsilk Green, strong and long. So, ito talagang sinadya ko. Kaya bumili na po ako ng tatlo. Dahil hindi ko po nakita na wala na pong stock si Daddy Ryan. Ito po yung Koji San na sabon niya. And then, ito po. Yung pong binibili namin cotton buds. So, buti nilang meron po nito. Ito po yung Cuddles Mini Cotton Buds, okay? So, mas maliliit po yung buds nito, pang bata. Okay? Not the typical size, okay? So, mas maliit. Mini cotton buds. So, dalawa rin po yung binili ko niyan. Alam nyo naman po, 5 kami sa family. So, medyo mabilis pong nauubos ito. And then, yung last dito sa aking paper bag ay ito lang po. So, bumili ako nito. So, gusto kong itry itong Clean Ops Soft Scrub. So, pinili ko to kasi mas malaki siya. Yung kasing sa Scotch Brite, matigas yung ganito niya. Okay, so ito, matigas din pero hindi sobrang tigas. So, yan, kaya nagustuhan ko. I'm not sure magkano din po ito, pero kinuha ko na po para mapalitan na yung panglinis ng ating mga pinggan. So, we're into the third box at yung pinakamalaking box. Okay, tabi muna po natin tong coffee. So, napabili rin kami ng coffee ni Daddy Ryan kasi kumain po kami sa mesa. So, sobrang busog. So, yan, napa-coffee kami ni Daddy Ryan. Papaalis ng busog. Yan, ito yung ating box. Okay, so, buksan muna natin. Last box na po ito, mga yads. So, halo-halo na yan. Okay, so, first, okay, so, meron tayong, ano bang tawag dito? Wheat bread. Okay, so, wheat bread po yung ginagamit namin, mga yads. So, meron akong isang brand binibili lagi. So, wala siya. Kalimutan ko yung Marbis ba? I'm not so sure. Basta pag nakita ko siya, maaalala ko. Pero wala po kasi, kaya ito. Pinili ko muna po yung gardenia at ito rin po yung mond. Okay, wheat bread. Okay, so maliit na mond. Tapos yung bigger size ng gardenia. Okay, wheat bread pong pareho. Whenever you, lagay nyo po siya sa ref nyo para hindi po agad masira. And then, ayan, as you can see, may fruits po tayo dito. So, meron tayong grapes, 394, 382 yung kilo nito, 3-pack na, nakita ko kasi mukhang walang sira, kaya yun, kinuha ko. Seedless din po itong mga yads. And then, ang ating mga monkey, so nakakita si Daddy Ryan ng saging, so hindi yan magpapasa saging, favorite yan nilang mag-ama. So, 129 pesos po to, 78 ang kilo ng banana sa mall. Okay? Sa supermarket, I mean. Okay? So, yan. And then, ito. Last time, nakalimutan kong bumili nito. Kaya, nahihirapan ako. Nag-ordinary sugar ako. So, but this time, buti na lang hindi ko po nakalimutan. So, I'm talking about this stevia, yung zero calorie sweetener. Yan. So, bumibili po talaga ako nito pag nag-coffee ako or anything, any drinks. Nag zero calorie sugar po ako. Meron po tayong Doritos dito, yung twin pack. Nakita ni Daddy Ryan. So, hindi ko alam kung magkano. Pero yan. So, nagsawa na po kami sa aming Cheetos. Pero kagabi bumili na rin po kami ng Cheetos sa 7-Eleven. So, ewan po kay Daddy for a change, Doritos. Gusto niya raw mag-dip ng cheese, parang ganon. So, yan. For sure, silang dalawa ni Clara yan. And then, we also got Clara, her favorite na bread pan. Oishi bread pan. So, I think mga 6 pieces po ito, mga yads. I also got this Nissin QB wafer. Great taste premium. Delights. Pocari Sweat. Lucky Me Bachoy.
Dutch meal. Del Monte mango. Potatoes. Carrots. We also got century tuna flakes in oil. Meron din po tayong bonus premium raw sugar. Of course, Lucky Me Pancit Canton, yung original. And then Lucky Me Chicken at Chicken Instant Mommy Noodles. And last but not the least, I also got this large Cheers regular trash bag, okay? So ito po yung gamit namin para sa aming mga basura. Cheers! Saran! Okay, so ayan po lahat ang ating mga napamili, mga yads. Knowing who you really are, 'cause I'm so curious about you. And I know that I could just forget you, but I can't really tell my heart to do a thing it doesn't wanna do. Pamili natin mga yads from SM Supermarket, and kung tatanong nyo ko na magkano po, so umabot din po siya ng 4,000 pesos. Tara! So ito na po lahat yung mga napag-grocery natin today, mga yads. And kung tatanungin niyo po ako kung na magkano po ako for today's grocery, is almost 4,000 pesos po. So 4,100 or 4,200, mga ganyan po, mga yan. So apat na menu lang po to, or apat na meal lang po yung magagawa ko. And at the same time, yung mga ibang necessities namin kagaya ng trash bag, wala na rin po kasi, and yung mga drinks ng mga bata. So kung mapapansin nyo, isa lang po talaga yung chichiria natin dito. So ni Ryan, na wag muna po kami kumuha ng chichiria. So yun lang yung exempted, okay? Kasi gusto ng daddy. Okay, so ayan, binilan ko naman sila ng mga pang ano nila, lapas bachoy, and yung parang chicharia lang talaga yung bread pan, okay? So, bake, ano naman to eh, bread naman siya, gawa sa bread, okay? At saka yung noodles, okay? So, basically, yun lang po talaga yung talagang parang bawal na. So, anyways, hope you enjoyed this video, mga yad. If you enjoyed this, kindly give it a thumbs up, like it, and subscribe. Bye!